Ikatatlumpu ng Marso, Lunes, sa ikalimang linggo ng Kwaresma. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Pumunta si Jesus sa bundok ng mga olibo. Maaga siyang muli sa templo at naglapitan sa kanya ang lahat ng tao at pagkaupo niya, nangaral siya sa kanila. Dinala naman ng mga guro ng batas at ng mga pariseo ang isang babae na huling-huli sa pakikiapid. Pinatayo nila siya sa gitna at sinabi kay Jesus, "Guro, huling-huli ang babaeng ito na nakikiapid. Iniutos sa amin ni Moises sa batas na batuhin ang ganitong mga babae. Ano naman ang sabi mo?" Sinabi nila ito bilang pagsubok sa kanya upang may maisakdal sila laban sa kanya. Yumuko naman si Jesus at nagsulat sa lupa sa pamamagitan ng kanyang daliri. Nang magpatuloy sila sa pagtatanong sa kanya, tumindig siya at sinabi sa kanila, "Ang walang sala ang unang bumato sa kanya." At muli siyang yumuko at nagsulat sa lupa. Ang mga nakarinig naman ay isa-isang nag-alisan magmula sa matatanda at siya'y naiwang mag-isa, pati na ang babae na nasa gitna. Tumindig si Jesus at sinabi sa kanya, "Babae, nasaan sila? May humatol ba sa iyo?" At sumagot siya, "Wala, Panginoon." Sinabi ni Jesus, "Hindi rin kita hahatulan. Humayo ka at mula ngayon, huwag ka nang magkasala pa." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, ang walang sala ang unang bumato sa kanya. Ang mga nakarinig naman ay isa-isang nag-alisan magmula sa matatanda. Napakaganda ng hamon ni Jesus sa mga tao. Isang hamon ng pagsusuri ng budhi. Matataas at direkta sa puso at tiyak tinamaan ng lahat. Habang tumatanda tayo, dumarami ang ating mga kasalanan at mas mabigat kaysa sa mga nagagawa ng mga bata. Naisabihin ni Jesus sa ating lahat na mga makasalanan tayo kaya wala tayong karapatang humusga sa kamalian ng kapwa. Sa halip, inaasahan sa atin ang maging maunawain at mapagpatawad sa kapwa. Pagsasagawa, batid nating lahat na kahinaan din natin ang magbintang, manghusga at mamintas sa kapwa. Huwag tayong magtago sa ating sariling kahinaan. Sa halip, laging humingi ng tawad sa Diyos araw-araw.